Good eve mga idol kasabong, welcome back to my YouTube channel. Mga idol, may bibigay naman po ako sa inyo ng mag-i-share naman po ako sa inyo ng bagong kaalaman tungkol din po sa pagtatari mga idol. Di ba minsan mga idol, pag nagtatari tayo, namimilay yung manok. Dahil po minsan sa paglalagay ng sapin, mahigpit ang paglagay o pagkabit ng sapin at paglagay ng bitbit, kaya po namimilay yung manok. May paraan din pag-akit ng manok, di ba? Pag lapag sa rueda, inaangat yung isang kaliwang paa, gawa nga na nasasaktan yung paa niya. Ibig sabihin, idol, namimila yung manok. Ngayon, ibababa. Kakalesin muna yung tari at tatarian muli para maiwasan uli yung pagpamimilay niya, idol. May paraan dyan para iwas na hindi na may mimilay uli. Maglagay po tayo, idol, ng tissue kasi maselan yung paa ng manok, madaling mamilay kasi ang tissue po, idol, malambot sa paa. Ganito, idol, maglagay tayo ng tissue paper. Ito po, tissue. Ganito, idol, maglagay po tayo sa paa. Ganito, idol, bago natin ilagay yung tissue, lagyan po natin ng pagkit yung paa ng manok. Ganito po ang paglagay. Ganyan, idol, ikutin natin yung tissue. Parang naglalagay lang po tayo ng satin. Ayan. Ayan, ilagay po natin yung tissue. Ayan, dito po natin unahin sa baba. Papunta doon sa taas. Ayan, ganito. Ayan, kung makikita nyo, idol, nalagyan na natin ng tissue. Ayan, bago po kabitan natin yung sapin. Ayan, ngayon, kabit na natin yung sapin mga idol. Yung sapin din mga idol, ay nilagyan na rin natin ng pagkit. Ayan, lagyan natin, takpan natin yung kung saan may tissue. Doon natin idaan yung sapin. Ayan, sa paglagay mga idol, alalay lang din. Huwag mahigpit. Alalay lang kasi maselan yung paa ng manok na tinarian natin, madaling mamilay. Ayan. Ganyan lang mga idol. Dahan-dahan lang ang paglagay ng sapin. Kailangan pantay rin. Iwas lang po doon sa mamilay ulit. Ngayon, lagyan po natin ng leather boot mga idol kasabong. Salamat nga pala sa mga nagsubscribe po sa akin.
Maraming maraming salamat po sa inyong mga idol, mga guys. 2,000 subscribe na po tayo. Salamat sa pagsuporta nyo sa aking YouTube channel, Larry Montero Yutari Tutorial, mga idol. Ayan, ganito lang mga idol. Huwag masyadong mahigpit ang paglagay ng bitbit, alalay lang. Ayan. Bago nyo lagyan ng kadaikot, i-press lang po ninyo. Ang pagpa-press naman po, idol, alalay lang, para yun naman ay maging maganda lang ang paglapat ng ating sapin. Salamat mga idol sa suporta nyo sa aking YouTube channel. 2,000 subscribe na po tayo. At sa mga baguhan nating mananari, papatuloy lang po ninyo sa pagtatari para po kayo ay masasanay. Ngayon maglagay po tayo ng kalang. Ganito lang mga idol, paglalagay ng kalang. Ayan. Ikutin lang po natin, small ang kalang nilagay ko mga idol. Ayan, ganyan lang. Pantay-tahit lang mga idol yung ano natin. Yan. Yan idol ha, yung pag yung manok maselan, madaling mamilay, yan ang paraan para sa pangalawang pagtatari natin, hindi na po siya may mimilay. Kasi yung tissue po, ang purpose doon, malambot po siya sa paa. Malambot siya sa balat ng paa ng ating manok. Yan, kasi nasubukan ko na po idol, yung unang ano ko, namilay. Pangalawang ano, sabi ko, lagyan ko ng tissue para naman medyo malambot talaga siya doon sa balat ng manok. Lalo na po dito mga idol, dito sa may sa ibabaw ng tahit, dito sa may gitna ng prokto at ng tahit, dito malambot po talaga to dito. Kaya dito hindi talaga pwede ikpitin ng gusto po dahil malambot yung lugar na ito. Kailangan alalay lang po talaga. Ayan mga idol. Yan yun ang technique na inano ko po sa inyo, na maglagay po tayo ng tissue sa pangalawang pagtatari, kasi ibababa yon, siyempre kakalasin po natin yung tari at papahinga ng konting yung paa. Pag lapag na yung manok, ilapag natin sa 3x3 ba natin o sa folding, pag naibaba na uli yung paa at maayos na, nakakalakad-lakad na, pwede na po uli itari yon. Lalo po sa mga ulutan, siyempre pagka hindi na, lumalaban naman yung manok, ayaw natin magpenalty, ituloy ang laban. Ang technique lang doon, para hindi na mamilay muli, yun nga, maglagay po tayo ng tissue. Yan mga idol, salamat po sa lahat, sa mga suporta po ninyo. Yan mga idol, panibagong kaalaman naman ang naiabot ko sa inyo o naibigay ko po sa inyo. Thank you po sa lahat, sa mga suporta nyo.